Hello everyone! Today, gagawa ako ng isang topic about paano kumuha ng OEC online gamit ang mobile phone. Kung wala kang laptop, pwede namang mobile phone. Alam ko marami sa atin mga Pilipino ang nahirapang kumuha ng OEC, especially ngayon, latest na kanilang in-announce, mayroon na silang bagong website. Hindi na yung dating BM Online at hindi rin yung poaa.gov.ph. Bago na ngayon, ang kanilang website ay dmw.gov.ph. Ipapakita ko sa mobile paano gagawin. Let's see kung paano kumuha ng OEC online gamit ng mobile phone kung wala kang laptop sa bahay or anywhere pwede mong gawin kahit nasa work ka. From poaa.gov.ph ang gamit nila. Ito ay pangalawang website nila. Ang una-unang website is BM Online. Ngayon, nag-change na sila ng DMW. Ibig sabihin, Department of Migrant Workers na ang name nila. Ganito, magsisimula tayong mag-type ng DM. Ito, makikita mo na. DMW. Lalabas siya, dmw.gov.ph. Ito na siya, Department of Migrant Workers. Pag lumabas na to, pupunta ka sa online services. Click mo to, online services. Yun. Ito na ang kalalabasan. Tapos hanapin mo ang e-registration dito sa baba. Ito na ang lalabas. Hanapin mo ang Let's Go. Ito, may nakalagay na Let's Go. Pindutin mo to. Okay, next. Nandito na. Lumabas na ang login. Itatype mo na ang iyong username, email address mo. Once na type mo na yung email address mo sa login, click mo na ang next. Yan. O, tapos, lalabas na yung password. Tatype mo yung password mo. Once na type mo na yung password mo, click mo na ang login. Antayin mo lang siya ng konti. Then, ayan na. Ito na, data. Ganito na siya. Merong nakalagay dito na Pag-ibig membership. Kapag naman ay not applicable sa iyo ang nakalagay dito, ayan o. Disregard this notification if not applicable to you. So, halimbawa, meron ka ng ayaw mong magbayad ng Pag-ibig. Meron ka ng bahay or meron ka namang SSS or secure ka naman na. Not necessary na kailangan mo na ng Pag-ibig na membership. So, click mo lang to. Click mo ang close. Okay, na-close na siya. So, pupunta na siya sa dashboard. Ito yung dashboard mo. O, lalabas yung photo mo dyan. Tapos, hanapin mo. Alimbawa, pupunta ka na sa profile mo. Kung meron ka ng dating na i-transfer na dating membership sa BM Online. So, lalabas na ang iyong complete name. Lahat ng yan. Nandyan na siya. Pwede mo namang i-edit kung may kulang ka pa. So, usually, ang beneficiary ay kulang. Ayan o. Minsan ang beneficiary ay hinahanap nila. Kapag nakumpleto mo na ang iyong details sa profile,
back ka sa dashboard. Click mo itong dashboard. Ayan, hintayin mo lang. Next. Lalabas na siya. Paulit-ulit na lumalabas yung ano kasi yung pag-ibig. Dahil ini-insist nila. Pero, mayroon akong isang kasamahan na kababalik lang niya this week. Hindi naman daw hinahanap ang pag-ibig o kung ano-anong mga binabayaran. So, once na napunta, tapos ka na doon sa iyong profile, nasa dashboard ka na, punta ka dito sa gilid. Dito kasi yan, sa gitna. Ito yung dashboard, profile mo to. Tapos, punta ka dito sa gilid. Ito oh, sa right side. Tingin ka sa right side, dito sa my link. My links na yan. Pindutin mo ang balik manggagawa. Nagpa-process. Okay, so lalabas na ganito. Tingnan natin. Initial assessment. So, okay na kasi may passport mo na. Nalagay mo na yung bagong passport number mo. At ang beneficiary mo na is okay na. Na-add mo na or na-edit or kompleto na sila. Click mo na ang next. So, ito na ang lalabas. Input mo na ang flight date mo. Ilagay mo dito kung anong date ka. Uuwi. Kailangan meron ka ng ticket. May ticket, hawak mo na yung ticket mo or meron ka ng date ng iyong flight. Tapos, check mo na dyan. Set mo. Isiset mo kung anong date dyan. Ilagay mo dun. Tapos, after na naset mo na yung date ng flight mo, ikiklik mo na, hanapin mo na dito ang next. Sa baba, please input passport details. So, ilalagay mo yung passport details mo doon sa e-registration mo. Back ka daw doon sa home. Halimbawa, ang passport mo ay hindi mo pa nailagay. So, back ka. Back ka doon. Kapag hinanap niya yung input passport. Punta ka sa profile mo. Pero pagka kumpleto naman, hindi yan lalabas na input your passport details. So, hanapin mo dito ang passport details. Yan, dito. Dito yan, oh. Sa identification. Add new identification. Kapag hindi niya tatanggapin, kahit na na-type mo na yung bagong passport mo, i-remove. Click mo ang remove at retype mo ulit yung bagong, yung panibagong number ng passport mo. But the same passport pa rin. I-retype mo lang siya. Before tayo mag-proceed, meron silang important reminders. Ito, make sure daw that all information are correct and true. And all your data here will be saved on your contract once upon processing. Kailangan correct ha, kasi once na na-type mo ang mali, kung ano na ang na-type mo dito, yun na ang masisave at ipaprocess nila. At mahirap na ang pumunta doon sa opisina mismo ng POAA or kung saang branch ng POAA kayo malapit, mahirap na magpapunta pabalik. Mas mabuting dito na lang sa online. Wala pang hassle. Pwede mong gawin anywhere. Sa bahay lang. Comfort of your home. And then, do not attempt to create new account, ha? It will affect your record history and will hold you up on your contract processing. Kapag nagkamali ka, gagawa ka ulit ng bagong account, mahuhold ang pag-process. In case na incorrect input ng name mo, birthday, at email address, you will file a ticket using a help desk system. Ang help desk system, ang pag-create ng ticket, dito yan sa baba. I will make another online blog, another topic about that. As of now, dito muna tayo sa iyong OEC. Paano mo makuha na
no need mo nang pumunta sa POAA. So, pumunta ka na dito sa may link na to. Click, hanapin mo si Balik Manggagawa and then click. Click mo si Balik Manggagawa. Then wait. After that, check kapag ka okay na yung mga details doon. Passport data mo okay na, beneficiary data mo okay na rin. Then click mo ang next. So ito na ang lalabas. Ang mangyayari, click mo si print OEC. Pag kinik mo itong print OEC, lalabas yan na you are exempted. Exempted na sa pagkuha ng sa pagpunta doon sa POAA. Not necessary na magbiyahe ka pa. Now, dahil na-click mo na ang print OEC, ito na ang lalabas. Ito na ang result. Nakalagay dito, exempted. So, right in the comfort of your home, meron ka ng result ng OEC. Ipiprint mo yon at dadalhin pag nagbiyahe ka. Papakita mo yon sa airport immigration. Gagawa ka ng dalawang copy, isa sa'yo at isa kung in case na kailangan nila. Okay, see you again next time guys. Bye! What's out for the next topic? Example, nagkamali kayo sa inyong paggawa ng account at kailangan nyo ang correction, hindi nyo na kailangan pumunta sa POAA. Gagawa ako ng next topic, paano ang correction doon sa help desk. See you again guys. God bless you all. Don't forget to subscribe for another topic at kung anong mga ibang information na gusto nyong malaman. Okay, God bless you all. Bye!